Kailangan natin guys na pindutin yung kanyang remote ng unlock na tatlong beses, 3 times. So 1, 2, 3. After 5 seconds mag-i-start na siya guys. Yun, mag-i-start na guys. So guys, ngayong araw guys ay mag install tayo ng post button auto start para sa sasakyan na Hyundai Elantra guys, 1.6 GLS guys yung kanyang sasakyan. Ayun guys, ito yung ating kakabit na gamit is push start system para po dito sa kanyang hindi na po siya gagamit ng kanyang susi, gagamit na lang po siya ng kanyang push start para sa kanyang start, and meron na po siyang kasamang remote kaya pwede rin siyang pagganahin by remote para mag start guys. Meron po siyang dalawang remote. Ito po yung kanyang push button start. Ito po yung kanyang module. Yung kanyang harness. And then, ito po yung kanyang heavy duty harness. And then, ito po yung kanyang manual. Pwede rin po siyang i-download yung kanyang apps na pwedeng mag start by cellphone. Ito guys yung kanyang manual. Basahin muna natin guys bago tirahin. Ayun. Yung kanyang model guys is QQ163 car alarm with button start system. Alright. Okay. Steady oh. Ba sa mga kuya?
Alright guys, tapos na guys yung pag-install natin ng post button remote start engine. Yun na guys, nasubukan na natin guys, kaya yung wiring ay okay na rin. Ayusin na lang natin guys yung wiring, tsaka lalagay natin dito sa taas, ikikibol tayo guys. Nasubukan na natin guys, kaya perfect, kaya ngayon ay ibabalik na natin guys yung mga cover. Mamaya papakita ko sa inyo guys kung paano i-gamitin yung kanyang remote by using remote start. Alright. Gamitin natin guys yung remote sa pag-start. So kailangan natin guys ay pindutin yung unlock ng tatlong beses, 3 times. So 1, 2, 3, after 5 seconds mag-i-start na siya guys. Yun, mag-i-start na guys. Alright guys, naka-start yung sasakyan. Alright. Yan na guys. So, pag ginamit natin guys yung kanyang remote auto start, mayroon po siyang built-in na turbo timer na around 10 minutes na mag-i-start. And then pag pumasok ka guys na mag-driving ka na, pag binaba mo na yung handbrake tsaka nakaapa ka sa brake, yun ay magka-cancel na yung kanyang 10 minutes na timer. So pwede ka na mag-diretso mag-drive guys. Pero kung ay pag auto-start mo nang gamit yung remote tapos ay hindi ka pumasok ng sasakyan o hindi ka man lang nag-haapak ng brake pedal, so meaning continue yung kanyang 10 minutes na built-in built-in turbo timer na 10 minutes. Mamamatay na siya guys after 10 minutes pag walang pumasok ng sasakyan or hindi nakaapak sa brake yung kanyang yung driver dito guys. So ayun guys, maraming salamat sa nanonood ng aking vlog ngayon sa sasakyan na Hyundai Elantra 2020 model. Ito po yun guys. Ayan. Ito po yung kanyang remote. And then yung kanyang box na ayun guys. Actually yung alarm na to guys na yung remote start ay sariling gamit ng customer, kina-install sa akin kasi nakailang ulit na ako mag-install nito. Maraming salamat guys sa panonood, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, Fsasi Vlog. Bye, thank you, God bless.